Welcome to my mini vlog! Sunday is Labor Day nga pala ngayon sa akin. Dahil nagpapintura nga kami ng bahay, tambak talaga na ipon kong labahin. Buti na nga lang naka-adhika ako nitong automatic washing machine. Ito nga palang automatic washing machine ko ay katas ng paluagan. Pinilit ko na ngang makabili nito dahil nakakapagod na rin naman talaga maglaba. Totoo nga ang kasabihan ng matatanda na habang dalaga ka pa ay enjoyin mo na ang lahat. Dahil nga pag ikaw ay nag-asawa na ay magiging taong bahay ka na lang. Pero hindi naman tayo dapat nagreklamo dahil ito'y parte na ng pagiging ina at buhay may pamilya. Una ko nga isasalang itong mga kortina dahil matagal-tagal na rin itong hindi nalalaban at talaga namang nalagyan ng alikabok. Ito nga palang kortinang ito ay mayroong ring na ganyan kaya medyo delicate siyang labhan. Ang ginagawa ko nga ay nilalagyan ko ng tali para naman pag umikot ang washing ay hindi naman siya humampas-ampas. Gumagamit nga din pala ko nitong washing net para sa ganitong may mga matitigas na bagay at sa mga may zipper at saka buton. Kahit nga mga bra ay dito ko na rin nilalabhan pero pag ako naman ay sinisipag ay pinipilit ko talaga na hand wash na lang. Liquid detergent nga pala ang kadalasan kong ginagamit kapag ako'y naglalabas sa automatic washing machine. May nabasa kasi ako sa isang FB group na ang paggamit daw ng powder detergent ay isa rin daw sa nakakakos ng pagkasira ng automatic washing machine. Hindi ko nga rin alam kung totoo yun pero mas mabuti na nga nag-iingat. Naglagay na nga rin ako nitong fabric conditioner. Dahil nga pala yung ginagamit ko kasi medyo mura-mura siya pero minsan naman gumagamit din ako ng Downy. Dito nga pala yung lagayan ng powder pero hindi ko nga siya nilalagyan at dahil liquid detergent nga ang aking ginagamit. Dito nga pala sa baba ay may lagayan ng bleach. Dahil nga may kulay ang aking mga lalabhan ay itong Sondro Color Safe ang aking ginamit. Tinatansya-tansya ko na nga lang paggamit nito at wala akong sukat na ginagamit. Isa pa nga sa nagustuhan ko dito ay automatic na nga siya nagsasara at hindi na kailangang alalayan. Gumagamit nga pala ko nitong extension tsaka nitong adapter dahil hindi nga abot sa aming saksakan. Pagkatapos ko nga itong maisaksak ay in-start ko na itong washing machine. Dahil may matigas na bagay nga itong kurtina ay delicate na lang ang pinili ko. Ganito nga lang pala mga mare ang ikot niya kapag delicate ang ginagamit ko. Pero dahil alikabok nga din lamang ay carry na din yan. Nang matapos na nga ako dyan sa mga kortina, ito namang mga damit ng asawa ko nilabhan. Speedy naman ang ginamit ko dyan kaya medyo malakas ang ikot. Pagkatapos ko nga maglaba ay inayos ko na ang mga damit para maisampay ko na. Kung mapapansin nga ninyo na puro damit yan ng asawa ko dahil nga pag ako'y naglalaba ay nakabukod na ang kanyang damit. More on pawis at dumi nga pala itong damit ng asawa ko dahil siya ay nagtatrabaho sa umaga kaya nga mas prepare ko na nakabukod na ito pag ako'y naglalaba. Pagkatapos ko nga maglaba ay inisa-isa ko nang ayusin itong mga damit. Ganito nga pala ang way ko ng pagsasampay para mas mapadali. Binabaliktad ko nga pala muna isa-isa para sunod-sunod na lang ang paglalagay ko sa hanger. Flex ko na nga din itong lagayan ng hanger ko na na-order ko sa Shopee. Napaka-useful nga pala talaga niya para sa akin. Pati nga rin yung asawa ko na lagi nang nakahubad kasi lagi na lang siyang init na init kahit malamig naman ang panahon. Abay sumingit pa nga rin itong second child ko na mahilig yan sa camera. Napakahilig nga din niya mag-TikTok at marunong na rin talaga siyang mag-edit. Nang maihanger ko nga lahat ng damit ay isasampay ko naman ito dito sa labas ng aming terrace. Dito ko nga isinasampay ang mga damit para naman kahit umulan ay hindi na ako mamumroblema. Pagkatapos ko nga magsampay ay inasikaso naman namin mag-asawa ang pagkakabit ng signal box. Dati nga ay nakalagay lang ito sa divider pero ngayon ay gusto ng asawa ko ay nakakabit na lang daw sa pader. Buti na nga lang at marunong mag-drill ang asawa ko at mabilis na nga lang din namin itong naikabit. Hanggang dito na nga lamang, salamat sa panonood!